Alam ko na, if you reach 50,000 subscribers, magti-TikTok ako. Oh, yan. Oh, guys, ha. Hello! Hi! Kamusta? And welcome Hello. Sa another episode dito sa ating channel. And of course, lagi nating pinag-uusapan dito ang isang regular segment ba? Or regular video natin as yung mga fund performance natin. Ayan, sige. Hindi na ganyan ang step ngayon. Yan! Di ba? Ten. Saka yung... Oo, yan. Mayroon ka ba TikTok account, Renzi, para ma-follow ka namin? Wala. Pero I might. Siguro pag marami nag-comment, alam ko na, if you reach 50,000 subscribers, magti-TikTok ako. Guys, ha. 50,000 subscribers daw. Gagawa ng TikTok si Renzi. Alright? So, promise yan, ha? Naka-record to. Maniningil yung mga yan. Sige, go. So, ngayon, ang pag-uusapan natin ay fund performance for ba to? Year to date o second quarter? As of June 30. As of June para 30. Para malinis tayo. Okay, so year to date. Year to date as of June 30. First half of 2020. First half. Yeah, the best year so far. It's the best year so far. Ever. Best year ever. Okay. Ay, my gosh. Okay. Sige, tingnan natin. Let's start. Okay, umpisa natin sa UITF space. Okay? Okay, UITF. Sa UITF space, okay, at equity funds, okay? Equity funds, we got this from UITF.com.ph. Again, thank you for that website. So at number three is United Coconut Planters Bank's UCPB equity fund at minus 19.09%. Wow, minus 19. Okay. Mamaya na pag-usapan. Number two, Philippine Bank of Communications Value Equity Fund at minus 18.71%. Mm-hmm. Yan. And then number one is UCPB. UCPB's Philippine Index Equity Fund at minus 18.18%. Philippine Index Equity Fund of? Yes. UCPB. United Coconut Planters Bank. Pwede ko padalasin yung Excel. Minus 18.18. Minus 18.18%. Minus 18.18%. Papakita natin. So, ito ang... best performing na UITF equity fund. So again, bakit nga negative. Siya negative? Eh nag-pandemic eh. Oo, tama. Nag-pandemic. So again, guys, no, kapag pinag-usapan natin ang best performing, no, kapag lalo na kapag down ng market, okay, whether UITF or mutual fund, pero pag pinag-usapan down market for an equity fund, then if everyone is down, then expect everyone is down. Okay? Kasi down ng market. Kapag may equity fund na positive, tapos lahat down, magtaka kayo. Oo. Mas matatakot ako, no, kung ang best performing na equity fund ay positive. Ang positive. Tanong ko dun eh, saan naka-invest yan, no? Baka mamaya may illegal activities yung fund, investment fund na yan. Okay. Oh, kaya ako is, what are they smoking? What are you smoking there? I'd like to have positive what they're having. Exactly. Okay, punta tayo sa balance fund, okay? UITF balance funds. Balance fund, UITF. Number three is Philippine Bank of Communications, best balance fund at minus 7.05%. Mm-hmm. Yeah. Number two comes in United Coconut Planters Bank, UCPB Balanced Fund at minus 6.96%. Mm-hmm. And number one is CTBC Bank Corporation, CTBC Bank Atram Philippine Balanced Feeder Fund at minus 5.4%. Ang haba ng pangalan. Oo, okay. Ulit. CTBC Bank Atram Philippine Balanced Feeder Fund. Philippine Balanced Feeder Fund. At minus 5.42%. 5
0.42%. Okay. Oh, so again guys, no, negative pa rin kasi syempre balance fund mayroon yang laman na equity fund. And of course, kapag down ng market, since may laman kang equity fund, so sabihin na lang natin na pabigat or nahihila niya pababa yung fund. Mm-hmm. So, curious ako, ano ibig sabihin ng feeder fund? Bakit okay, feeder? So bakit may feeder fund? So itong CTBC Bank Atram Philippine Balance Feeder Fund, it is a fund na nag-invest in another fund, which is the Atram Philippine Balanced Fund. So, di ba, maalala natin pag sinabing balanced fund, merong mga iba-ibang stocks like, you know, Jollibee, BBR, or whatever, or what bond. Ito, itong balanced fund na to, ang laman niya is isang fund. In another balanced fund. Another balance fund. So, kasi yung Atram Philippine Balance Fund, ano to eh, mutual fund, hindi to UITF. Tama ba? So, we are talking about UITF balance fund. So, kung nagtataka sila ano ibig sabihin ng feeder fund, it's simply a fund that invests in another fund. So nag-feed yung source na fund sa kanya. Okay, so tama. Right. Alright, so yan ang UITF balance fund. So as expected, better yung performance sa equity funds, pero negative pa rin siya kasi down ang market natin ngayon. Okay. Mm-hmm. Right. Next. So let's go naman sa long-term bond fund. Okay, long-term bond fund. We have two funds here. Okay, courtesy of UITF.com.ph. Number two is Bank of Commerce's Diversity Peso Bond Fund at 5.31%. Okay. Ganda ha? Ganda ha? Taas yun. And number one, coming in at number one is UCPB. Oh, ganda ng UCPB ngayon ha? UCPB Peso Bond Fund at 6.03%. 0.03%. Positive. Okay. So, long-term bond fund, meaning, ang laman nito, karamihan is mga bonds na mga nasa 10 years and above. And, usually, di ba, kapag pag mababa ang stock market, not always, but most of the time, mataas ang bonds. Kaya, we can expect na magaganda ang performance ng bond funds during this time. And actually, for the past 2 or 3 years, di ba? Kasi ang economy natin ay hindi maganda ang performance ng stock market. So, we expect na bond funds ang talagang magagandang performance. Mm-hmm. And as, ano, as sometimes, no, when inflation kicks in, tapos yung interest rate din, since minsan, like right now, no, medyo mahirap economy, so nagbababa sila ng interest rate. So pag nagbababa ng interest rate, expect bond funds and bond fund holders to be happy. Kasi umakit yan ang return nila. Okay. Sige. Next, medium term. Yan, medium term bond fund. Kasi kung may long term, dapat may medium term din. Okay. Isa lang ang entry. Isa lang ang entry. As per UITF.com.ph. Ito lang yung may ano eh. Yung may figure eh. So, you have Philippine Business Bank's Diamond Fund. Wow. At two, parang PSB, Diamond Star. Philippine, Philippine Business Bank. Okay. Philippine Business Bank, Diamond Fund at 2.5%. Bakit mababa siya? Mababa siya. Long-term fund. Right. Kasi during this time, no, remember, kapag bumababa kasi ang interest rate, mas tumataas ang value ng mga bonds sa long term na mga 10-15 years. So since bumaba, ito medium, kaya yung long term bond fund mas mataas ang return. Since medium term to, so karamihan ng bulk of na investment nito mga nasa 10 years and below or 5 to 10 years. So nung nagbaba ng interest rate, hindi masyadong mas tumaas yung presyo niya. Alright. So 2.5%. So, nagsimula kasi ito, medyo mababa na yung mga interest rates, kaya mababa rin yung kanya. But at least positive pa rin, di ba? Yeah, stay positive, not quit COVID. Okay, lastly, UITF, Money Market Fund. Okay, so we have three funds here. Number three is UCPB. Wow, galing ang UCPB for this period. It's UCPB Cash Management Fund at 1.10%. Mm-hmm. Yan. Number two is Bank of Commerce's Diversity Money Market Fund at 1.2%. And number one is CTBC
CTBC, teka, CTBC Banks, pangalan niya ay CTBC Money Market Fund at 1.37%. 1.37%. Okay. Yan. So, maganda rin. Maganda rin ang money market fund. That's the, no, the UITF space. Pumunta naman tayo. Okay, pumunta muna tayo sa mutual fund space. Tingnan natin if they're any better. Okay? Okay. For the mutual fund space, stock funds, okay? Pinagsama na natin yung actively managed and index para apples to apples with UITF. Kasi UITF, hindi sila nag-differentiate between actively managed and ano and index. Okay? So, for stock funds, number three, oy! First Metro Save & Learn Equity Fund at minus 21.37%. Wow. Okay. Minus 21. Okay. Sakit. Masakit. Next, number two is Philam Strategic Growth Fund at minus 21.12%. Mm-mm. Ouch. Sakit din. Next is, oh, ito, number one. Hindi masyadong masakit. Phil Equity Alpha One Fund at minus 16.1. Parang spaceship, ah. At minus 16.83%. Okay. So, Phil Equity. Ah. Yeah. So, this is again January to June 2020. Yes. And of course, baka mamaya matakot talaga yung mga investors natin na grabe, minus 16% yung but of course, ang equity funds, ang investment natin sa stock market, talagang dapat pang long term yan. Pang long term. Hindi tayo dapat mag-i-invest dyan kung ang kailangan, yung pera ay kailangan natin in less than 5 years. Oo, hindi. Kasi very risky yan. Oo, maganda to mga pang-retirement or kung may anak kang mga 2-3 years old, ganyan, or less than 5 years old, pang-college funding, maganda yan. Kasi again, put it in, ano ba, in greater context, I mean, you know, what's 1 or 2 years na negative or down ng market? Eh kung 20 years down the road pa naman ang pinag-uusapan natin, di ba, you have 18 years to, ano, to recover. So, what's 1 or 2 years? In fact, that 1 or 2 years is the, sinasabi natin, no, is the time for you to buy. Okay? Tawag ito, Renzi, sandali. Narinig ko ba yung pusa? Oo. Sandali lang, palalabas ko na kwarto yung pusa. Nakapasok eh, sandali. Okay, next off, balanced funds, okay? In the balanced funds category, at number three coming in is Sun Life Prosperity Achiever Fund 2028. Mm-hmm. At minus 8.12%. 8.12, okay. Next off, number two is Atram Philippine Balanced Fund. Okay. Ito yung finifeed kanina ni, ano, ni tawag nito? Nung kanina, sa UITF. Nung CTBC. Ni CTBC. Ito yung laman ni CTBC. Yung Atram Philippine Balanced Fund. Yes. At minus 6.43%. Okay. Okay. Next off is at number one is Atram Dynamic. Na-feature din natin yan. Oo. Dynamic si Allocation. Dynamic Allocation Fund. Number one at minus 0.12%. Minus 0.12%? Yes, 0.12%. Oh, manipis lang ang negative niya. Oo nga. Maganda-ganda yung okay, ano. Maganda yung pagka-dynamic niya. Oo, what are they kasi, smoking? Baka ano to, baka nag-profit take to ng ano, ng maaga-aga. Tapos naka-bonds to siguro or cash. Yeah, feeling ko ano no, medyo ano to, nag-foresight ito kasi karamihan naman ng ng reason kung bakit ang baba talaga ng equities natin and a lot of bonds, balance fund, is because bumagsak kasi nung March yung market, eh, di ba? Nagkaroon pa tayo ng isang araw or isang araw ba, dalawa, na sarado yung stock market natin. Dalawa, natatanda ko yun. Oo. So, those are the reasons kung bakit talaga bumagsak yung mga prices natin. Kaya yung mga equity funds natin, double digits yung negative niya. And, of course, this is just
our speculation, baka itong ATRAM Dynamic Allocation Fund, nag-sell siya nung mga equity holdings niya before March. Oh, kasi siguro na naramdaman niya nung January or February na, nako, kailangan nating mag-shift towards bonds kasi meron tayong mga global pandemic na kailangang i-manage, no? So, kaya ganyan. Manipis lang yung negative. So, which says a lot about the fund management siguro. Not just the numbers, yung pinag-uusapan natin dito, but we can also have a glimpse of the style of the fund management. That's right. No? That's right. Yung kanilang foresight. Oo, tama. Yan, okay. Next off, punta naman tayo sa bond fund, okay? Bond number mutual three, fund. Bond mutual fund. Number three is Phil Equity Peso Bond Fund at 4.5%. 4.54%. Yan. Number two is Philam Bond Fund at 6.69%. Okay. And number one is Soldivo Bond Fund at 7.74%. Magkano? 7.74%. Ah, yes. Okay. Oh, halimaw, ha? So, tuwa si Sir Rex niyan. Soldivo. Sa ramp gear yan eh. And yung mga IMG members, mga natutuwa din kasi mga sila yung mga Soldivo, ano talaga eh, mga investors. So, Soldivo ones. Yan. So, Soldivo Bond Fund ang best performing na bond mutual fund for the first half of 2020. Okay. Feeling ko na gano'n to. More of nag-long term to. May mga long term bonds to. Kasi bumaba interest rate eh. So, sumipa to paakyat. Ah, oh. Well, I think so too. Kasi ever since nung nilaunch ang Soldivo funds, I guess mga 4 or 5 years ago, si Sir Rex Mendoza mismo yung nagsabi na yung mga Soldivo funds are really for long-term investment. So, I would expect na itong bond fund is mga long-term bonds din ang kinuha nito. Right. And actually, yung mga Soldivo fund nga, dalawa lang siya. Yung Soldivo Strategic Growth Fund at saka Soldivo Bond Fund. So, dalawa lang siya. May nagtanong sa kanya, si Sir Rex, na ba't wala po kayong balance fund? Ang sabi niya, eh di bumili ka ng kalahating equity fund, kalahating bond fund, meron ka ng balance fund. Oh, sabi niya. Naalala ko yun, sinabi niya yun sa isang ano, sa isang event sa IMG. But yeah, so yes. And parang yung ATRAM Dynamic Allocation Fund, di ba? You can also be very dynamic with your allocation ng equity and bond funds kung gusto mo mag-do it yourself na balance fund. Yun. Yeah, oo. And in fact, kung babalikan natin yung UITF ng ano, UITF bond na long-term bond fund, number one is at 6%, 'di ba? So kumbaga, it makes the case na yun nga, malamang long-term bond fund itong si Soldivo kasi mas nahigitan pa niya eh. Okay. Lastly, money market fund. Okay, money market fund number two, it's a tie. Okay. It's a tie between actually, tatlo lang naman sila dito. It's a tie between First Metro Save and Learn Money Market Fund and Sun Life Prosperity Money Market Fund at 1.64%. Ah, okay. Tie sila. And number one, kasi tatlo lang naman sila dito, is ALFM Money Market Fund at 2.2%. Ano, 2.2%. Yeah. 2.2%. Yan. So, ayan ang ating mga top performers. Yeah. For the first half of the year. Again, anong nangyari? First half of the year, recap tayo. Okay, so nagkaroon ng COVID, December sa China. Tapos January, February, wala masyado dito sa Philippines. And then biglang dumami yung cases reported. Lockdown ng March. Tapos 2 days, di ba, Fitz, na down ng ano, nagsara yung tawag PSE. Nito, stock market. Kasi, nako, my gosh, tipong 10%, more than 12% in one day, ha? Ang binababa.
ng stock market, and then of course yung mga concern on how the pandemic would have affected not just the Philippines but the global market as well. So expect na first half of the year talagang negative ang mga equity list funds, meaning equity funds and balance funds. But then again, sabi nga natin, nag-contract din ang GDP, di ba, for two consecutive quarters. Oo. Kaya we are officially on recession. Yeah. Yes. Oo, not officially missing you. So, but then again, for the investors na alam kung para saan at kailan sila nag-i-invest, hindi sila kinakabahan. Kasi again, no, kung ang pinag-iipunan natin o ang pinaglalaanan ng mga equity investment natin is 20 years pa naman, 15 years pa naman, eh, Jesus Mariosep, what's 6 months, di ba, na negative? What's minus 20%? Okay lang yan. 20 years pa naman ang pinag-iipunan natin. And in fact, ito yung time na bumibili sila. Yan. Pero sa mga investor, na mismatched, okay, na mismatch ang goal with the instrument, meaning nasa stock market ka, pero kailangan mo yung pera next year or next month, okay, or the next 2 years, yan naman kinakabahan. Kasi mismatch eh. Okay, so may narinig ka na ba kung ano ang consensus ng mga analyst na end of year na index natin? Well, I got one from First Metro Investment Corporation. Ang kanilang base case, they're looking at 6,500 6,500 to 7,000. During the time of recording of this video, ay 5,800 ang index. So okay. We can say na optimistic. Baka 9 to 18% ka pa. Thereabouts. Yung mga kinakabahan sa -20, -18% ng equity fund nila. Chill lang tayo. So again, yes, long-term mindset chill. Para ano, hindi tayo masyadong all right. So I guess that's our fund performance video, yes, for this period. So again, we will have another fund performance after next quarter. So which is after September, so around October, right? Yes. And then of course, at the end of the year, we'll best performing funds for the whole year. For the year. Yeah. Siguro by January na yon, no? Yon. So we'll wake you up. We'll wake you up when September ends. For the third quarter. So hopefully walang dumating na mga aliens at hindi tayo magkaroon ng zombie infestation by 2020. COVID zombie. Anyway, so I guess that's it. So again, guys, if you like this video, then please give it a thumbs up and then share it to your friends. And please remember to subscribe to our YouTube channel. Yon. So, see you again next week. Okay, bye-bye. Paalam.